Okay, mag-donate pa rin tayo ng dugo dito sa atin sa Laguna Red Cross. Nako, napakarami po nating matutulungan sa ating mga kababayan. At alam nyo, nagbabalik pa rin itong ating programa, Laguna Love ko to, dito pa rin sa Channel 6, sa Royal Cable. Kaya panoorin nyo lang po yung aming mga activities na mga ipapakita sa inyo. At kaugnay po nung naunang balita ni Kasandigan Mel, nagkaroon din po ng motorcade dito sa 150th birth anniversary. Parang kick-off kung saan nagkaroon po dito ng motorcade ang buong Kalamba. Nakisama po yung mga iba't ibang kababayan natin na makikiisa dito sa ating 150th birth anniversary ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal. So nakikita nyo po dyan sa mga larawan na yan, yung po mga aktibidades ng motorcade. Kasama po nga pala dyan yung ating paghahanda sa 10th cityhood ng siyudad ng Kalamba. Kaya naku, napakasaya po nung naging motorcade na yan. Yan po yung inumpisahan ng isang misa at yan po ay nagkaroon ng pag-ikot dito sa atin sa siyudad ng Kalamba. Nandyan po yung mga pictures na napapanood nyo. At para naman doon sa programa ni Kasandigan na Arlene, narito po yung kanyang report dito sa mga SK Youth Achievers natin dito sa siyudad ng Kalamba. Ako, panoorin po natin ito. Magandang araw, Kasandigan Chris, at sa ating mga Kasandigan. Narito po aking news assignment. Panoorin po natin. Ang SK Youth Achievement Awards na pinungunahan ni SK Federation President Honorable Emmanuel Nido, former SK Federation President Honorable Jane Rizal, Superintendent Department of Education Region 4A, Dr. Mirna Pamplona, Kalamba City Mayor Honorable Joaquin M. Chipeco Jr., and the members of Steering Committee, City Director DILG Mr. Rose Rizal, President and Rotary of Kalamba Mr. Ezekiel Aguilar, Representative Office of the Mayor, Mr. Christopher Sanji, and the Master of Ceremony, Ms. Raquel Claudio, and Mr. Christopher Sanji. Recipient SK Youth Achievement Awards, the National High Schools, the Private Secondary Schools, the Colleges and the Universities, the Sangguniang Kabataan Officials. Ang mga pinarangalan from the Public National High School, Charmaine Legaspi, Bubuyan National High School, Cristaline Bornales from Bonggong National High School, Marvin Alvarez, Kalamba National High School, Maine, John Benedict Menjugarin, Kalamba National High School, Annex, Jean Paula Atienza, Camp Vicente Lim National High School, John Angelo Lavapies, Lawa National High School, Jelin Maligaya, Pastor Alviar National High School, Mike M. Sancho, Eduardo Barreto Senior National High School, Alan C. Manayaw, Ichiria National High School, Jemia Beneventura, Pabato National High School, Annex, Dayan Princess Pacheco, Mahadain National High School, Jason Sales, Akiling National High School, Clark Kenneth M. Buban, Palo Alto National High School, and Mark Lauren Manuig, Punta National High School, at Kimberly Pabian, Luok National High School. Ang mga pinarangalan from the private secondary schools, Mayro Jessar Pineda Rizal Institute, Kalduba, Justin Carluya from Don Bosco College, John Paul Pinuyo, Kalamba Institute, Caritas of Valencia, St. Dino International School, Alexa Cybert Narvaez, St. Simon Montessori School, Alexandra May Liwanag, Liceo de Kalamba, Janice Lim Caceres, Timothy John Montessori Academy, Janel Contreras, St. Francis Assisi College Systems, Edison Borgo, Laguna College of Business and Arts, Marlon Pulmones, Margaret Conception Catholic School, Timothy Bien Hires, Colegio de Kalubang, Mary B. Subihano, Little Jesus Learning School, Geron Gavilliano, St. Mary Magdalene Academy of Kalamba, John Rainier Rodriguez, North Mary Montessori Academy. Ang mga pinarangalan naman, from the colleges and universities, Paul Alvin Dunca from Don Bosco College, Catherine Llamas, STA College Kalamba Campus, Iracel Tintin, Kalamba Doctors College, Carl Benedict Oblifias, Maritime Academy,
Adrian Parr, City College of Calamba, Mark Angelo Abinsay, University of Perpetual Health, Richard John Brian Manzano, Colegio de San Juan de Letran. Tinarangalan din ang mga SK Chairman, Honorable Aris Silva, Sangguniang Barangay of Halang, Honorable Marvin Javier, Sangguniang Barangay of Cayanlog, Honorable Miriam Manalo, Sangguniang Barangay of Simsim, Honorable Kimberly Marquez, Sangguniang Barangay of Rial. Ayan mga kasanggitan, mga kapanin natin ngayon ang ating dating Vice President, diba si Honorable Jim Rizal. Magandang yung mga kasanggitan, mga kapanin. Ano pa ang mensahe niyo para sa kabataan Kalambayan? Ang mensahe ko lang po, ang pinaka-simpleng mensahe ko lang po sa kabataan Kalambayan ay yung makapagtapos po sila ng pag-aaral. Katulad po nito, nagkaroon po kami ng SK Youth Achievement Award kung saan po binigyan po namin ng iba't ibang states and colleges dito po sa Kalamba. So, pabigyan po sila ng award dahil sila po ang napili na outstanding and pinagmamalaki po ng mga school, which is meron po silang mga matataas na pagkakilanlan at matataas na grade sa school. So, binigyan po natin sila ng award dahil ika nga, di ba po, pag po tayo yung pinaghihirapan at may gusto na bagay, kailangan po natin siya paghihirapan at in the end, magkakaroon po tayo ng reward. So, binigyan po natin ng reward yung mga batang ito. And ang mensahe ko po sa kanila is, kailangan kung saan po, kung anong priority dun po muna sila pag-aaral po sa pag-aaral muna dahil ang pag-aaral lang po ang tanging may bibigay po ng, or pamana po ng kanilang mga magulang at syempre para na sa kanilang mga sarili. Ika nga, sabi nga ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. So, i-prove po nila yon na sila po ang pag-asa ng bayan at ito po ay isang nitsa sa pagiging o sa pag-unlad po ng kanilang buhay at sa pag-unlad po ng kanilang buhay. Ayan, maraming po salamat. Yan po ang panayang natin sa ating kagalang-galang Jane Rizal. Maraming salamat, Kasandigan Riz. Ito po ang inyong kasandigan, Arlene Marie Bosque, para sa Laguna, Love Puto. Okay, maraming salamat Kasandigan Arlene at saludo po ako dun sa mga kabataang binigyan ng award at alam ko proud po yung inyong mga paaralan, ang inyong mga magulang ay talagang sumasaludo po sa inyo. Babalik po ang Laguna Love ko to. Thank you.
Okay, balik tayo sa ating programa, Laguna Love ko to, dito pa rin sa Royal Cable Channel 6. At alam nyo, meron pong mga barangay na talagang ipinifeature tayo at kinikilala natin yung kanilang mga natatanging ginagawa dun sa kanilang barangay. Kaya po narito ang barangay update ni Kasandigan Mel. Salamat Kasandigan Chris, narito ang aking barangay news update, ang panayam kay Barangay Chairman Romeo Gordon. Narito ang aking report, panoorin natin. Dito sa poblasyon Cabuyao, Laguna, ay kailang matulungin at mabuting mamamayan si Ginoong Romeo Gordon. Hindi lang sa kanyang mga kaibigan, maging sa kanyang mga nasasakupan. Isa siyang kapatid at kaibigan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Kaya naman, nananatiling buo ang samahan at tiwala sa kanya ng mga kumikilala sa kanya hanggang sa kanyang pangatlong termino bilang barangay chairman ng Barangay 3, Poblasyon, Cabuyao. Bagamat maliit lamang ang lugar na kanyang pinamumunuan, hindi ito naging hadlang para sa kanyang mga proyektong pambarangay. Pinamumunahan niya ang buwan ng paglilinis ng mga drainage canal sa mga karatig lugar katulong ang mga kabarangay niya. Maging ang kanyang may bahay na si Ginang Feli Gordon na sumusuporta sa kanya ay katulong din niya sa pagsulong na mapaunlad ang barangay. Bilang coordinator naman ng LCW o Local Council of Women, isang organisasyon na binuo